mahirap din talaga mag-review ng battle na luma na o ilang beses mo na napanood, parang minsan manhid ka na dun sa ibang salita, lalo na ilang beses mo na siya narinig, lalo na pag yung battle na yun, pinapanood mo pag nagpe-prepare ka sa battle mo. Tulad nito, isa to sa mga naging reference ko na battle bago kami naglaban ng Tipsy D. Welcome back to Break It Down. Ngayong araw na to, papanoorin natin ay yung classic na battle ni Balakid versus Tipsy D na naganap sa Ahon 6. Simulan na natin. Shoutouts, take it out. Shoutouts kay Nico. Pasensya ulit na wala ka ng laban. Maxford, finonggar mo naman kami. Ano ba yan? Ikaw na isusunod ng pork chop. Si Tipsy D nanalo ng coin toss. Pinili niya mauna si Balakid. Tig dalawang minuto o tig tatlong minuto ata, hindi ko maalala, pero sila pinag-usapan na nila yan. Unang banat, pakinggan natin, out six, pakinggan natin si Balakid. Pangunahan ko na kung payasong dagang tao ang panalo sa larong to, kung ang pagbabatayan ay ang pamantayan at panlasa ng panahon to, tanggap ko panahon mo, kaya hindi kita sasabayan. Sa'yo na ang boto ng mga tao, basta't sa'kin ang kamalayan. Kasi Tipsy, Tipsy ka lang. Kaya ka feeling magaling. Ako kaya kong magbiro sa bagong gising na lasing. Nagmakaawa ka para labanan ko. Tama ba? Doble yun. Bagong gising na lasing. Sabi nila huwag na magbiro sa bagong gising. Tapos dinagdagan pa niya ng lasing. Siyempre, may relation din yun kay Tipsy D. Yung Tipsy. Naka-feeling magaling. Ako kaya kong magbiro sa bagong gising na lasing. Nagmakaawa ka para labanan ko. Tama ba ang iyong hiling? Kaya kong dagdagan at sobrahan yung tama mong bitin. Tama ba? Magsawa ka sa mga barakong deadly, mga barakong blueprint na mga barakong trendy. Tatamaan ka sa shots ng kargada kong MP, 5 Navy, Fire Frenzy. Kada bala ay barang matatata, linghaga. Rat-rat muna bago body bag, ganun mag tanimbala. Tama ba? O tama na. Rat-rat muna bago body bag, ganun magtanimbala. Okay. Magtanimbala! Tama ba? O tama na. Tama lang na death yan. Walang finish yan. Bitin sa drive, test run. Di ka aabot kay Hansel, sundan man ng breadcrumbs. Pagsaksak ko sa'yo ng basag na bote ng tanduay, red rum. Ano ba kasi nga? Di aabot kay Hansel, sundan man yung breadcrumbs. Si Hansel, si Sack Maestro, tapos reference sa Hansel and Gretel, kung saan sinundan nila yung breadcrumbs dun sa forest. Tapos, red rum, murder yun pag binaliktad. Nakabit niya rin sa pagiging Tipsy, Tipsy D. Yung rum, alak. Di ka aabot kay Hansel, sundan man ng breadcrumbs. Pagsaksak ko sa'yo ng basag na bote ng tanduay, red rum. Ano ba kasing akala mo? Kahanay mo na si Looney pag natalo mo ako sa duel? Baka nakakalimutan mo, kahanay mo lang rin si Tukel. Kasi... Okay, sinabi niya dito, pag natalo daw siya ni Tipsy D, huwag daw siyang feeling na kahanay ko. Dahil natalo din ni Tukel, na kinoconsider ng karamihan dito sa liga na bano, natalo din si Balakid nun. Although, parang luto yung laban na yun, obviously, o misjudged. Kahanay mo na si Looney pag natalo mo ako sa duel? Baka nakakalimutan mo, kahanay mo lang rin si Tukel.
Kasi hindi lang win-loss record ang sukatan ng husay. Ang respeto ng bawat kalaban ay mahalagang patunay. Ako mula ng magkapangalan, nirespeto ng wagas. Lahat ng makatapat lumaban ng buong lakas. Eh ikaw, hindi kasi neryoso ni Nawan at Sayad, bagamat sikat ka na. No finristylan ka nga ni Jay Skills, mangiyak-ngiyak ka pa. Kasi pagdating sa pagdura, hindi pwede yung basta pwede na. Tandaan, dapat may pwersa ka. Kung wala, etsa pwera ka. Lines mo sumusuntok, lines ko nagkakapwera pa. Lakas nun, yung pagdating sa pagdura, tapos yung ginamit niyang words lang, puro may puwe sa umpisa. Pwede na, pwersa. Tapos sabi niya, lines mo sumusuntok, lines ko nagkakapwera pa. Kapwera yung parang martial arts na may halong sayaw. Yung ginagamit ni, kung naglalaro kayo ng Tekken, yung ginagamit ni Eddie Gordo, yun yung kapwera. Okay. Ganda linya nun. Pwersa ka! Kung wala, etsa pwera ka! Lines mo sumusuntok, lines ko nagkakapwera pa! Oo, flexible ka nga, kaso may diferensya. Kulang sa esensya, mga style pinuwersa. Lunit delo ang humor at rhyme per letra. Balakid ang wordplay, tapos ang swag, Michael Cera. Hindi ka kombinasyon namin. Hindi ka kombinasyon namin, huwag kang magpalusot. Style mo, tagpi-tagpi, kaya ka marupok. Kaya bansag na Mr. Flexible, dapat ng paltan ng Mr. Jacker of Styles. Master of none, ito'y leksyon. Hinanda ko bilang favor sa'yo. Sa pagpapaliwanag, lampas Akon pa to. I'll serve you so much, may pang take home pa bro. Abakadas ka lang, linguistics major na to. Okay, solid yung panimulang round ni Balakid, yung first round niya. Malakas. Pinakanagustuhan ko ang linya dun, yung nagkakapwera yung mga linya. Ganda rin yung mga puwe-puwe, yung ginamit niya na pagkasabi niya sa dura, gumamit siya ng mga salita na may puwe sa harapan, hanggang doon sa kapwera. Tapos yun, yung dulo, abakadas ka lang, binanggit niya yung pangalan ng grupo ni Tipsy D. Tapos kinumpara niya na linguistics major daw si Balakid. Kinumpara niya sa siguro sa kurso niya dun sa college na linguistics major siya. Okay, tingnan natin yung round 1 ni Tipsy D. Yo! Oo, kakanyay ko si Tukel. Inaako ko na kasi tulad niya tatalunin din kita. Kinumpara ni Sinyo yung buhok ko sa halaman. Mabangis na animal si Tipsy D. Huwag niyo ko kumpara dyan, legend, ang iyong kalaban. I'll give you all of me, kaya mamili ka. Kakarnihin kita o uwi kang gulay. Or what if all of the above, since you wanna have beef with broccoli? Kaya huwag mo sabihin wala. Ang practice, tagalid ka sa akin pa. Rang axis sa aking art ay priceless. Samantalang ikaw, arthritis. Ako'y magaling na knock out artist. Kamit ang left at right face. Yo, teacher ni Icarus! You wanna try this? Mang mata sa punches ko, black eye. Kita mo yung pupil mo sa bugang iris. Mga tira ko daw walang bigat at laman kasi binabatay ko sa multi. Pwes tapos ka sa panira kung magaan, parang namatay ka sa Uzi. You fucking pussy! Puro chan, hindi lang siya panis sa akin. Buro yan. Fuck Kuya Germs, ito'y walang gisingan pero biroan. Pag ako nagpatulog, magiging Rico yan. Gulat ka? Parang kakaring lang ng belt, tos ako pasagod na. Rico yan, namatay allegedly sa bangungot. So yun yung ginamit niya reference dito. Yung ano niya, opening niya dito, yun, gumamit siya ng mga John Legend. Pero yung ganitong style ng wordplay, parang mas trip ko kasi yung
may yung ginagawa niya style dito, parang naguguluhan ako sa ganitong style. Actually, lalo na pag Taglish siya na Tagalog-English, Tagalog-English. Ulti, pwes tapos ka sa panira kung magaan, parang namatay ka sa Uzi! You fucking pussy! Puro tiyan, hindi lang siya panisarin. Buro yan. Fuck Kuya Germs, ito'y walang gisingan pero biroan. Pag ako nagpatulog, magiging Rico yan. Gulat ka? Parang kakaring lang ng belt, tos ako pasagod na. Ganyan ako tumira, round one pa lang. Gusto ko drug na. Kahit walang money involved, I'm hungry for blood. Mas rampage pa kay Jackson. Higit pa ako kay Manny and Floyd. Alive your body destroyed. Parang kabataan ni Mike Tyson. Ano, Allen? Kaya pa? Kina-check ko lang kung okay ka ba. Pero di ako concerned sa lagay mo. Ito ang kabaliktaran ng pinauso na game mo. Dahil alam mo sa akin, hindi ka okay. Ikaw ay K.O. Kasi puta ang lame mo. Kung si Tukel pila sa'yo ka sa platito, paano pa kaya sa utak? Malaplay to. Paglalaroan kita, malaplay do. Mga rounds mo may butas parang J. Ko. Disgrasya aabutin pag ganinig mo ng brrrr dito sa lane ko. Pero hindi yun motor. Ito ay massacre. Brrrr. Makina ng chain. So! Pero di ba kita tutuluyan kasi hindi pa to ang dulo? Hanggang sa gobyerno mawala na ang galit sa dugo mo, hahayaan kitang makatakas. Pagkatapos hatawin sa bungo mo, tutal pangarap mo naman tumakbo ng may tama, Pangulo! Last round 5, kalaban ko si Makibao. Ito yung, hindi ko alam kung dito niya unang ginamit yung chainsaw. So, isa yun sa mga highlights nitong round na to. Yung Jayco, may butas yung rounds mo, Jayco, tas brrr, chainsaw. Tumakbo ng may tama pang ulo. Pagkatapos hatawin sa bungo mo, tutal pangarap mo naman tumakbo ng may tama pang ulo. Last round 5, kalaban ko si Makibao. Ngayon, si Makibaka. Kaya pala gusto mo ng beef? Pwes labas mo sa akin, karne na delata. Mga kalaban ko, patay pag ahon. Biktima ng pating at piranha. Kasi bawat linya ko may DN, parang strings ng gitara. So ano, future ka ng hip-hop? Talaga? How ironic, ako yung mas malapit sa buhay na iyong pinapanggap. Kasi hindi man ako future, pero for sure, matinding balakid ang iyong hinaharap. What's up? Okay, yung round 1 ni Tipsy D. Sa delivery, mas natripan ko si Balakid. Parang mas malinaw yung delivery niya. Mas suabe din yung flow niya. Siguro yung round 1, kumbaga okay din naman yung pagkasulat ni Tipsy D sa mga linya niya dito sa round na to. Hindi ko lang siguro trip yung delivery niya na parang rushed, parang minamadali, kulang sa pagkaswabe o sa emphasis. Parehong malakas yun din yung sulat nila. Para sa akin doon nagkatalo sa delivery dito. Siguro din dahil kumbaga ilang beses ko na rin napanood tong battle na to nung nag-prepare ako para kay Tipsy D. Kaya iba na rin yung dating sa akin ng mga rounds ni Tipsy D dito. Lalo pag na naririnig ko yung mga bars dito ni Tipsy D na binanggit ko o pinun ako dun sa battle namin. So, tingin ko bibigay ko yung round 1 kay Balakid. Brace yourself! Wala nang set up, double meaning pa! Brace yourself! Sabi mo sa Facebook, Cypher Battle Season 2, I'm flowing so clean, like mineral water. Tapos sabi mo kay Sinyo, flow so clean, like mineral water. Sabi mo kay Icarus, uubusin ko ang bars mo parang battery empty. Tapos sabi mo kay Sayad, wala ka namang bars, battery drained.
Anong ibabanat mo sa akin? You're flowing so clean like distilled water? Wala akong bars, parang missing ang charger? Yan ang idol nyo. Mahusay! Yan ang idol nyo. Mahusay! Mag-recycle! Yung 8 na Infinity, ninakaw pa kay Disaster! Walang integridad, kahit na utak angat, nagpapag-ghostwrite kay Juan, puro sulat tamad, puro flavors of the month lang ang lahok kadali niya. Mga chismis at balita na kanyang napika, sa chismis at balita, style mo'y nakadepend. Bagay nga sa'yo ang hashtag kasi sunod ka lang sa trend. Mga bara mo benta, mga bara ko priceless, mga bara mo timely, mga bara ko timeless, kaya wala akong believe sa tugmaan mong bet. Ganda nun, mga bara mo timely, mga bara ko timeless. Lakas nun. Kumbaga, yun nga, sinabi niya sunod lang sa trend, parang hashtag. Kumbaga, yung mga bars mo, ganun ginawa mo, sikat lang siya for a certain time. Pero pag yung mga bara mo timeless, syempre, nag-i-age na mas maganda yung mga linya mo kahit na ilang taon na yung lumipas. Kahit na nakalimutan na yung, syempre, pag yung wordplay mo, yung bara mo nakadepende sa isang trending topic na dun lang sikat. Pag after a year, 2 years, pag nakalimutan na yung tao na yun o yung bagay na yun, parang hindi na ganun kalakas yung dating. So yun, ako mas trip ko rin din yung mga timeless na linya, syempre, kaysa sa timely o sa kumbaga trending na linya. Mas ang kinalamang lang ng trending na linya, syempre, mas makakuha ka ng reaction sa crowd, na kumbaga easy way siya para makuha ng reaction sa crowd, kasi syempre feeling nila nakaka-relate sila dahil yun yung nasa balita. Uy, alam ko yun. Okay. Tuloy natin. Benta! Mga bara ko priceless! Mga bara mo timely! Mga bara ko timeless! Kaya wala akong believe sa tugmaan mong bent. Maganda ang flow kasi watered down ang content. Sabi mo kay Icarus, ako'y teacher. Sabi mo kay Sak, ako'y maestro. Ako'y habang buhay na estudyante ang nagbabahagi lang ng talino. Sinong tunay na maestro? Aksaya lang sa komento. Siya na mismo ang nagsabi, tapos ang argumento. Nagpauso ka lang ng hashtag style na ngayon ay laos na. Ako nagbahagi ng techniques na hanggang ngayon pang tusta. Techniques sa wordplay, metaphors, verse structure at iba pa. Maraming natuto sa akin at aminado kang isa ka. Pagkat sa fans na walang taste, kalang taste maker. Iba ang trendsetter sa game changer. So na naman quotable, timely, timeless kanina. Ito naman trendsetter, si Tipsy D. Tapos kinumpara niya sa sarili niya na game changer. Galing na. Kaya para ka lang Emperor Brand, D. Mabenta ka. Kasi cheap ang yung brand, di? Mga bara, kulang sa taba, parang siyan, di? Ako icon ng pagbabago, malagan, di? Paano ka makikijam sa mic? Mahatma Gandhi reference, icon ng pagbabago. Lupit na ninyo, nag-hunger strike dati yon si Mahatma Gandhi. Tapos ginamit niya rin before nun yung setup, yung shandy, kulang sa tama, o yung Kali shandy. Nung bata ako, iniinom ko yun dahil nung bawal pa yung beer, parang feeling mo alcoholic yun, pero hindi. Okay. Mga bara, kulang sa tama, parang shandy. Ako icon ng pagbabago, malagan, di? Paano ka makikijam sa mic, hindi ka heavy, di? Patay ka sa harap ng fans mo, Kennedy! Pero kahit wala akong Heavy D, isang American rapper din. Tapos si Kennedy, patay ka sa harap ng fans mo. Binaril kasi siya habang nasa kotse siya, habang
Nakaabang yung mga fans, kumbaga may mga taong nanonood sa gilid. Dun, tsaka siya binaril ng gunman. Paano ka makikijam sa mic? Hindi ka heavy, D? Patay ka sa harap ng fans mo, Kennedy! Pero kahit wala kong... Puro D yung ginagamit niya dito. Parang minamak niya yung style ni Tipsy D na ganun. Pati yung delivery. Kennedy, yung parang babagalan yung pag bigkas ng huling syllable. Okay. Paano ka makikijam sa mic? Hindi ka heavy, D? Patay ka sa harap ng fans mo, Kennedy! Pero kahit wala kong heavy metal, I'll drop D. Ako'y halong Mike D at Chuck D sa mga tunay sa... Okay. Heavy metal, drop D. Hindi marunong mag-gitara, pero dati nung nag-jam kami nung una kong banda na mahilig sa heavy metal, ano ba, nagko-cover sila ng System of a Down. Lagi ko naririnig yung term na yun, drop D. Na yung mga kanta daw ng System of a Down, naka-drop D. Tapos, Mike D, tsaka Chuck D, parehas din mga rappers. American rappers. So, puro D yung ginagamit niya dito. N-D! Pero kahit wala kong heavy metal, I'll drop D. Ako'y halong Mike D at Chuck D. Sa mga tunay sa larangan, wala kang bilang D. Iwan kang pirapiraso sa dakilang apo ng pamilya, D. Yun, pamilya D o pamilya Dimagi ba? Grupo ng mga rappers dito, mga legends na din. So yun, extended yung mga D na laro niya dito. Chuck D, sa mga tunay sa larangan, wala kang bilang D. Iwan kang pirapiraso sa dakilang apo ng pamilya, D. At kung mali aking paratang na hindi ka tunay sa larangan, yung grupo ni Mike D at grupo ni Chuck D, ngayon mo nga pangalanan, time! Beastie Boys tsaka Public Enemy, Mike D tsaka si Chuck D. Okay, yun yung round 2 ni Balakid. Siguro, consistent. Mas malakas na konti ito sa round 1 niya. Ganun pa rin yung quality ng sulat. Malinis din yung performance niya. Tingnan naman natin yung round 2 ni Tipsy D. Yo! Masyado siyang sip-sip kay Enigma! Gusto niyo ng patunay? Member, salamat. Member siya ng Uprising. Dalawang beses sa isang buhay, tapos isasama pa dapat sa Dubai. Ano yun? Yung sucking Enigma's dick para libutin ang globe? Sa bagay, ganyan talagang smart, mahilig kumain ng load. Kaya pala choker din. Kaya pala choker din. Ang makita ka ng magulang mo sa stage na puro sabit, di sila proud doon. Kasi pag nablangko ang matalino Balakid, sayang ang baon. Digmaan to ng salita, pero bakit wala kang sinasabi? Nakakatawang may bala ka sa pangalan, pero nauubusan ka palagi. Ang sabi ng fans, durugin kita. Ayaw nila sa isang MC na choker at kabado. Ironic na markado kang INC, pero di kanila gusto manalo. Ahon 3, dalawang beses ka natalo. Halos maiyak ka. Ako'y buhay na patunay nung binaon ka at muling hinukay para lang patayin ng isa pa. Kaya di mo lang kuha title lang isa buhay kasi ang dami mong buhay, tangina ka. Ilang beses ka lang kinain at sinuka. Di ka pa rin matutong lumugar. Nakakahiya. Ganyan ba talaga ang patay pag di matahimik, nagiging ligaw na kaluluwa? Pero ano nga naman daw panama ng lasengo? Katulad niyang edukado. Tarantado yung butas mong salamin ng patunay na hindi lang dapat nakatingin sa grado. Dahil kahit sa school, may politika. Pag nahirap ka, wala ka sa top. Pag mayaman ka, ikaw ang angat. Medalya, achievement sa'yo ng lahat. Baliwala ang talento ng mahirap at yun ang masaklap. Pero teka, hindi ako lumalayo. Isipin yung mabuti. Yun ay malapit kasi kung sino pa yung teacher, yun pa yung Balakid. Kaya naman, go!
Yo, kaya naman daw, wag daw muna yung teacher. Kasi kumpara sa akin, you are too big. Fuck chaser, walang too big sa lasenggero. Aktivista ka, di ka too big, ikay pusero. Kasi takot ka nga sa too big ng bombero. At solido daw ang too big pag nagyelo. Pero anong silbi ng too big pag ginawa ko tong impyerno? Kasi madali lang magpatama sa too big. Gusto nyo ng senaryong mas cool? Ito'y shadow boxing underwater sure hit sa too big kada banat sa pool. And fuck your gun bars. Paglabas ko ng lanseta, yung sinapit ni Elsa ang bagsak mo gago. Baka nalilimutan mo, hindi nga natulungan ng Glock si Lando. Kasi walang lugar ang gatilyo pag sa maliit na kwarto nakaset ang patibong. Pag paningin ko nagblanko, maaalala mo si Rico sa paghit ng balisong. Wala nang pero-pero, saksak ka pinong-pino, sakala magbe... Rico Blanco yata ang ibig sabihin niya dun. Yung kanta... Hindi ko alam kung solo ni Rico Blanco ng River Maya dati yun, yung balisong. Solo niya yata, pag-hit ng balisong. Pag sa maliit na kwarto, nakaset ang patibong. Pag paningin ko nagblanko, maaalala mo si Rico sa pag-hit ng balisong. Wala nang pero-pero, saksak ka pinong-pino, sakala magpepreno. Pag mukha ng pinutakte, butas-butas mong katawan. Ending mo leap year ng Pebrero kasi 29 ang iyong katapusan. Wasak! Okay, round 2 ni Tipsy D. 29 lang yung katapusan, yung balisong 29. Siguro ang nilamang ni Balakid dito yung mga atake niya na yung angulo ng tsaka yung approach niya dito kay Tipsy D. Kay Tipsy D kasi parang puro simile, puro metaphors tsaka simile na ito ka parang bawat shadow boxing sa ilalim ng tubig. Tapos siguro yung opening niya medyo okay, yung smart, kumakain ng load. Mas solid pa rin para sa akin yung round ni Balakid dito. Malaki rin bagay din talaga yung delivery para sa akin. Kumbaga siguro para sa akin yun yung parang kailangan i-improve or kailangan i-focus ni Tipsy D sa mga laban niya. Pero matagal na kasi ito, Ahon 6. Ngayon, syempre, hindi na ganito si Tipsy D. Siguro dito, isa yun sa parang masasabi kong weakness niya, yung delivery niya, tsaka yung cadence na ginagamit niya. Minsan parang ang gulo ng presentation. Para sa akin lang naman yun. Personal preference ko pagdating sa delivery tsaka sa structuring ng mga linya. So yun, round 2 bigay ko pa rin kay Balakid yun. Tingnan natin yung round 3. Butas na yung salamin ko. Pinatunayan mong tanga ka. Yung Daft Punk may helmet. Si MF Doom may maskara. Wala ka nang pakialam sa accessory kapag henyo ang nagdala. Si Balak... Daft Punk may helmet. Daft Punk yung kumanta yung around the world. Tapos si MF Doom, isa sa mga pinakamagagaling din mag-multis na rapper. Tsaka, isa sa mga rappers na gumagamit ng mga unique na salita sa mga verses niya. Kumbaga na... Nagkaroon yata ng ano dati na siya yung pinakamaraming unique words na ginagamit amongst all the rappers. Si MF Doom. Magaling din yun na lyricist. So may nakamaskara yon si MF Doom. So sinasabi niya, kung yung Daft Punk naka-helmet, si MF Doom nakamaskara, ginagamit niya yung salamin na yon as parang siguro accessory. Siyempre, para may recall yung imahe mo sa mga tao. So, parang wala kang pake kung henyo yung nagdadala nun o gumagamit. Dahil yung Daft Punk tsaka si MF Doom considered na henyo sa kani-kanilang genre. May helmet. Si MF Doom may maskara.
Wala ka nang pakialam sa accessory kapag henyo ang nagdala. Si Balakid, birador ng wakness sa hip-hop. Si Tipsy D, tirador ng fangirls ng flip-top. Sa panguhuli ng groupie, kalang may bisa. Basko nagbubukas ng isip, sayo ng hita. Dati taga Cavite, ngayon taga Singapore. Bukas, saan ka mapunta? Kalibugan mo lang pala ang kabilang globo na taguspa. Ito yung Makatang lasing, laban sa Makatang hubog. Sa pakikibaka, sa sistemang bulok. Tangang plumay tubog sa pool bura. Kaya lahat ng masapul bura. Nakipag-cross ng salita, humanda kang mat... Makatang lasing, Makatang hubog. Hubog sa Bisaya, lasing din yun. So, ang ganda rin pagkagamit niya doon na Makatang lasing, syempre si Tipsy D, Tipsy. Tapos siya, Makatang hubog. O parang aral na, o kumbaga developed. Tapos sapulbura, yung laro niya sa sapulbura. Kumbaga pinagkaiba ng wordplay nila dito. Yung pag-wordplay mo kasi apektado din yun ng delivery mo eh. Yung pagbigkas ni Balakid, malinaw na malinaw. Tsaka parang hindi siya tunog pilit para sa akin. Yung kay Tipsy D naman, may mga times na lalo na pag may parts na nag-i-English, parang na-off ako. Actually, honestly, dun sa mga linya niya na John Legend, yung mga ganun. Sistemang bulok, tangang plumay tubog sa pool bura. Kaya lahat ng masapul bura, nakipag-cross ng salita, humanda kang madarang. Dumating kang patayo, uuwi kang pahalang. Sumagot kang babalang, uuwi kang paalang. Cross ng salita, crossword puzzles, patayo, pahalang. Nakipag-cross ng salita, humanda kang madarang. Dumating kang patayo, uuwi kang pahalang. Sumagot kang babalang, uuwi kang paalang. Itong Tipsy D versus... Sumagot kang pabalang, uuwi kang paalang. Paana lang, paalang. Palakid ay J. Cole versus Nas. Talagang mas, nangunguna ka ngayon sa palabas. Pero gano'n man kataas, maabot mong antas, alam mo sa sarili mong talabo ang aking balbas, ang aking basbas. Nagkamali yata si Palakid doon. J. Cole versus Nas daw. Ayun pa rin niya si Tipsy D kay J. Cole, tapos siya naman si Nas. Idol kasi ni J. Cole si Nas. Siyempre, mas nauna sa eksena si Nas. Tapos sinabi niya na si Tipsy D sikat ngayon. Kumbaga, pagkumpara kay J. Cole, na siya yung mas sikat ngayon sa henerasyon ngayon. Siyempre, tapos na yung time ni Nas. Actually, si Nas, isa yun sa mga top MCs ko din. Sinabi niya, kahit saan ka, kahit gano'n pa kalayo marating mo, kailangan mo pa rin ang akin basbas. Nagkamali lang siya ng bigkas dito, balbas na sabi niya. May kanta si J. Cole kasi na Let Nas Down. Kumbaga, ano niya yun, parang dedicated kay Nas dahil nung nalaman niya yata na parang na-disappoint si Nas dun sa isang album niya o isang single niya na parang nag-cater siya sa mainstream. Parang para sa kanya na apektuhan siya nun na ganun ka-importante yung opinion o yung bas-bas ni Nas sa music niya dahil sobrang idol niya si Nas. Pero gano'n man kataas, maabot mong antas, alam mo sa sarili mong talabo ang aking balbas, ang aking basbas. Alam mo sa sarili mong talabo ang aking basbas. Ako'y saludo sa husay mo sa kompetisyon. Ako'y tutol lang naman sa iyong direksyon. Pareho tayong Bernal, kaso iba ating papel.
ikaw binibining Joyce, ako Ismael. Mas mabenta ka, iba ang aking tindahan. Mas mabigat ka, iba ang aking timbangan. Pagkat ang sining ko ilampas na sa mga pekeng hidwaan, matatalo mo ako sa battle pero hindi sa digmaan. Ako'y humahawa ng dilim, patungong tag-araw. Nagpaparami ka lang ng views, ako nagpapalawak ng pananaw. Pagkat hindi lang win-loss record ang sukatan ng husay, ang impluensya sa eksena ay mahalagang patunay. Ang impluensya sa eksena ay mahalagang patunay. Tanggap ko kung wala ako sa top 5 nyo. Nasa top 5 ako na mga nasa top 5 nyo. Dito niya pala unang ginamit yon, yung top 5 na line. Kanina may ginawa siya comparison. Pareha daw silang Bernal, Joyce daw si Tipsy D, tapos siya naman Ismael Bernal. Di ko kilala kung sino yun, dalawang yun. Comment nyo na sa baba kung ano ibig sabihin niya dun. Tapos binanggit niya rin yung win-loss record na hindi daw kasing importante yun ang impluensya mo sa liga. Kumbaga totoo naman dahil win-loss record, pwede mo namang pangalagaan yun. Depende sa diskarte mo, sa pagpili mo ng kalaban, kung hindi ka laging lalaban. Pero iba talaga yung pag na-impluensyahan mo yung mga rappers sa liga o yung galaw ng liga, yung kung paano, kumbaga yung, halimbawa, pagdating sa lyricism ng bawat isa, kung naapektuhan mo yun, mas fulfilling yun kaysa sa win-loss record. Na sa totoo, hindi naman talaga nagmamatter sa flip-top yung win-loss record. Dahil, kumbaga ano lang siya, for bragging rights lang siya, para mo lang siya ipangyabang. Pero wala naman talaga siyang bearing sa liga. Kung wala ako sa top 5 nyo, nasa top 5 ako na mga nasa top 5 nyo! Tanggap ko kung wala ako sa top 5 nyo. Nasa top 5 ako ng mga nasa top 5 nyo. I made a difference na akala ng lahat nun cannot be. Habol mo victory. Habol ko legacy. Kaya saka mo na ako yabangan ng pagiging lyrically insane. Pag nakapaglabas ka na rin ng album na critically acclaimed. Katilyo na sa Spotify, iTunes at the pricing office. Okay, yung round 3 ni Balakid, may mga parts na naguulit siya. May mga parts na nabulol siya tulad ng Balbas. Kumbaga mas malinis yung round 1 tsaka round 2 niya. Pero yung sulat niya dito, ganun pa din, consistent. Ganda ng mga laman ng mga bars niya, tsaka yung delivery niya malinaw, kumbaga yung pagbigkas. Tingnan natin kung ano gagawin ni Tipsy D dito sa round 3. Yo! Tirador daw ako ng mga fans ng Flip Top. Tangina mo, walang ganun. Isa lang ang naging girlfriend ko noon, saksi ka doon, umabot yun ng 2 taon. Yo! Siya nga pala si Balakid, aka B. Yung venue sa Makati, kaya B-side, pabor daw kay B. At siya daw ay B-hasa kasi itong si B-hasa. Bukod pa doon, B stays high. Why? Ba't gusto mong tawagin ka naming B? Di mo ba naisip na mukha kang tanga? Paano kayo mag-usap ni Enigma? Hello B, kumain ka na? Puro ka kabaklaan, B. Pag na-choke, hindi mo mabata yung rounds kahit na mag-freeze. B. Galit ka sa costume ni Shernan, eh. Butas mong salamin, hindi ba yung props? B. Nung natamemay ka sa peking pangulo, napabilang ka sa wax sa pagkawala lang yung guts. B. Ilan lamang yun sa mga patunay kung nagawa sa kaplastika ng kanyang mga bar. B. At matagal ko na daw sinulatan tong idol ko.
hindi ako si Stan. B, ako'y siguradong panalo kahit hindi to planado, mga sablay lang ang gumagamit ng plan. B, ipokrito ang aktivistang nagsusulong ng kapayapaan. Sang-ayon ako doon kasi wala namang mali sa paglaban. Pero puro siya gun bars sa flip-top. Yung mixtape niya, Gatilyo. O diba ang talkies? Katangahan, sabi nga ni Kiko Magalona sa kanta niyang Kalaido, you can't talk peace and have a gun. Yo, pero kung gusto mo ng gun bars, hindi ako patas kabarila, nagkamali ka ng binangga mo. Uunahin kong pasabugan si Enigma nang hindi ka na makatira kasi wala ka ng amo. Sige, magtago ka sa studio. Walang control kitang puputukan, baril ko'y walang... Hindi na makatira kasi wala ng amo. Yung amo na ammunition, tsaka yung amo na boss. Ika ng binangga mo. Uunahin kong pasabugan si Enigma nang hindi ka na makatira kasi wala ka ng amo. Sige, magtago ka sa studio. Walang control kitang puputukan, baril ko'y walang sex education. Tapos kapag rat-rat ng M16 Coron na parang sex age location, ako'y magpapaulan hanggang sa bumahana ng iyong hemoglobin. M16 Coron sex age location pa, o parang ginagamit dati pag nai-chat ka, tatanungin mo yung sex age location. M male 16 age Coron location. So yung M16 Coron na barrel, M16. Gamo, uunahin kong pasabugan si Enigma nang hindi ka na makatira kasi wala ka ng amo. Sige, magtago ka sa studio. Walang control kitang puputukan, baril ko'y walang sex education. Tapos kapag rat-rat ng M16 Coron na parang sex age location, ako'y magpapaulan hanggang sa bumahana ng iyong hemoglobin. Parang issue. Ulitin natin yung bago niya sabihin yung M16 Coron. Sabugan si Enigma nang hindi ka na makatira kasi wala ka ng amo. Sige, magtago ka sa studio. Walang control kitang puputukan, baril ko'y walang sex education. Tapos kapag rat-rat ng M16 Coron na parang... Puputukan, kaya pa walang sex education. So, ibig sabihin niya na puputukan yung ejaculation. M16 Coron, yung... Tinutukoy niya sa Ron yung studio. M16 Coron. Sex age location. Ako'y magpapaulan hanggang sa bumahana ng iyong hemoglobin. Parang issue na ikaw lang ang topic sa'yo, nakafocus ang buong magazine. Tapos, ika'y lalapitan para sa iyong kahilingan na simple. Ito na yung katuparan. Mercy killing, tanggapin mo ang pistol patungo sa iyong kapayapaan. Ngayon, paano ako maaawa sa iyong sinapit na kalagayan kung alam kong sa pagkawala ng balakid, hatid ko ay kalayaan? Dahil kung bars ang usapan, malak at ipunan, himagsik ng aking mga banatan, nagmimistulang kalayaan aking mga laban sa dami ng aking pinakawalan. At dahil wala ng balakid, wala na bang taga-quality control si Enigma? Check nyo aking history upang makita kung sino talaga may control dito sa liga. Kailangan pa bang isa-isahin ang mga pagbabanggit dahil kita naman ang pagsala sa net. Kaya payo sa'yo, magbalik na damit, baka tulad nila, di ka na rin makabalik. Kasi nung ako'y nakatoma ng gin, sumabay ako sa angas ng kampo, sa angat ni Michael at sa skills ng veterano. Pero kulang pa, alam mo naman na isa ka sa aking paborito. Kaya nung tinanggap mo yung laban, parang nagsilbi ka na rin sa senyorito. Kasi feeling ko, ako si Juan Tamad. Ikaw yung bayabas na nakabitin. Pero sa istoryang ito, aking sinisigurado na sulit aking paghihintay kasi napabagsak ko na itong tinitingala ko. Time, let's have a get on the floor! Round 3 ni Tipsy D. Siguro yun yung pinakamalakas niyang round para sa akin dito sa tatlong rounds niya. May mga starters din siya. So, para sa akin, tabla lang sila dito sa round 3. Ito yata yung part na sinabi ko na panay-starter na nga si Balakid na talo ka pa. Yun, round 1, round 2 binigay ko kay Balakid. Tapos round 3, tabla... Para sa akin, tabla lang sila dito. So, tira natin kung malinis bang nakuha ni Balakid yung panalo dito.
Check, check. Flip top on 6. Kung tingin nyo klasik yung laban yun, flip top pag-ingay. Balakid vs. Tipsy D. On 6, day 1. Ang boto na maurado, 5-0. Paray Balakid. 5-0. Malinis nga na nakuha ni Balakid yung panalo dito. Tingin ko kasi hindi rin ito yung pinaka A-game ni Tipsy D. Marami pa siyang mga laban na mas maganda yung pinakita niya. Kumbaga lyrics-wise tsaka sa performance-wise. Lalo na dun sa laban namin is yun sa pinaka malakas na version na Tipsy D. Dito si Balakid, ito yung classic Balakid na hindi nag-choke. Tapos nagbabagsak lagi ng mga quality na linya. Okay, sana na-enjoy nyo tong episode natin ng Break It Down. Mahirap din talaga mag-review ng battle na luma na o ilang beses mo na napanood. Parang minsan manhid ka na dun sa ibang salita, lalo na ilang beses mo na siya narinig. Lalo na pag yung battle na yun, pinapanood mo pag nagpe-prepare ka sa battle mo. Tulad nito, isa to sa mga naging reference ko na battle bago kami naglaban ni Tipsy D. So yun lang. Sana na-enjoy nyo. Request lang sa baba. And kita-kits sa next upload. Peace. I'm out.